May 5, 2017, Pennsylvania. May isang preso nakatakda ng makalaya sa araw na yon. Siya ang tinatawag na the professor ng mga inmates sa loob ng kulungan dahil siya ay talagang professor ng calculus, math at statistics. Kahit kasi nakakulong siya, siya ay natasang magturo sa mga inmates. Dahil alam ng lahat, siya ay genius sa larangan ng math at statistics. Pero paano nga ba napunta ang lalaking ito sa loob ng kulungan? Yan na nga alamin natin sa JP Amazing Stories. Kilalanin natin si Carl Gugesian, ang genius sa math pero matagumpay na ninakawat ang 50 bangko sa loob ng 30 years. At kahit isang beses ay hindi siya pumalpak dito. Alamin din natin ang dalawang teenager na nakatuklas sa mga gamit niya sa pagnanakaw kaya siya nahuli. Sa mga bagong bisita pa lang sa ating channel ay please subscribe, like and tap the bell button para laging updated sa mga bagong videos natin. Ngayon naman, shoutout muna tayo sa 5 unang nag-comment noong nakaraang video natin. Si Carl Gugesian ay ipinanganak noong October 12, 1947 sa Broomall, Pennsylvania. Ang mga magulang niya ay galing sa Europe. Si Carl ay bata pa lang ay nakitaan na siya ng angking talino. Pero tulad ng ibang bata, madami din siyang barkada. Mabait na bata si Carl, pero nung 15 years old na siya, nagkatuwaan sila magbabarkada. Kung matapang daw ba si Carl, ay kuha na niya ng pera yung candy store sa kanto nila. Minsan kasi yung may-ari ng candy store ay nakakaidlip pagtanghali dahil wala masyadong customer. Kaya si Carl, dahil sa udyok ng mga kaibigan, ay dahan-dahan pumasok sa candy store. Dahan-dahan niya pinunta ng kaha at nung linalagay niya na sa bulsa ang pera, bigla naman nahulog ang mga barya. Kaya yung may-ari ay nalimpunganan at bumunot ng baril. Binaril siya sa hita niya. Kaya dito siya nahuli. Dinala siya sa ospital at hinayaan muna magpagaling ng ilang buwan. Pero nung gumaling na siya, ay dinala siya sa State Youth Facility. Kumbaga katumbas ito ng Boys Town sa atin dito sa Pilipinas. Ito yung lugar kung saan dinadala ang mga minor de edad na lalaki na may mga kaso. Namalagi siya dito sa loob ng 18 months. Dito niya narinig sa kapwa niya teenager na ang may mga kaso ay mahirapan daw magtrabaho balang araw. Kaya ito ang tumanim sa isip ng batang Carl. Hindi niya alam na ang kaso ng mga juvenile ay kusang binubura sa US paglipas ng panahon. Noong 1964 at siya ay 17 years old na ng mga oras na ito, dito na siya nakalabas ng State Youth Facility. Pero kahit nakalabas na siya, tumanim talaga sa isip niya na balang araw ay hindi siya makakahanap ng magandang trabaho dahil nagkaroon siya ng criminal record. Kaya sa isip niya, ang buhay ng isang kriminal na lang ang tatahakin niya para magkaperang balang araw. Pero kahit ganun ang pag-iisip niya, nagpatuloy pa rin siya sa pag-aaral niya. Habang nag-aaral siya ng high school, nag-excel naman siya sa eskwela nila. Nag-aaral din siya ng karate, kaya naging bihasa siya dito. Habang pinag-aaralan niya ang karate, bumili din siya ng mga libro na ang title, The Mystic Art of Ninja at Ninjutsu, The Art of the Invisible Warrior. Madami siya nakuhang idea dito at ang mga technique dito ang gagamitin niya sa karir niya sa pagnanakaw ng bangko. Noong makagraduate na siya ng high school, siya ang may pinakamataas na grades na nakuha sa school nila. Pagkatapos niya ng high school, nag-enroll naman siya ng bachelor's degree in electrical engineering. Nag-excel din siya dito dahil magaling siya sa math. Noong makagraduate na siya ng electrical engineering, nag-serve siya sa US Army sa loob ng 2 taon. Dito siya nag-train sa Special Forces and Tactical Weapons Training. Pagkatapos niya mag-serve sa US Army, nag-enroll ulit siya para kumuha ng Master's Degree in Systems Analysis sa University of Pennsylvania. Pagkatapos niya sa Master's Degree niya, ay kumuha naman siya ng Doctoral Degree sa Statistics and Probability sa University of Pennsylvania. Tuwing free time niya, dito siya nag-iisip ng iba't ibang plano kung paano makakagawa ng tinatawag niyang perfect at walang paliang pagnanakaw sa bangko. Naisip niya kasi kung ang math ay may formula sa pag-solve ng mga problems, siguro may tamang formula para makapagnakaw sa bangko nang hindi nahuhuli. Kaya dito siya nagplano ng iba't ibang detalyadong pagnanakaw. Kasabay ng free time niya, minaster niya ang karate hanggang naging black belter siya. Kahit kasi matalino siya, at nakakuha ng mata sa pinag-aralan, nasa isip niya pa din na hindi siya makakakuha ng magandang trabaho dahil sa naging criminal record niya noong bata pa siya. Kumbaga, iniisip niya, baka pag magkatrabaho siya, ito magiging kapintasan niya na dadali niya habang buhay. Kaya kahit may mataas sa pinag-aralan siya, pinili niya ang ibang daan. Ito ay ang pagiging magnanakaw ng bangko. Sa aking opinion, ito yung mga taong matataas ang IQ pero mahina naman ang emotional quotient.
Opinyon ko lang naman yun. Anyway, balikan ulit natin ating bida. Sa loob ng ilang buwan, nagplano siya na mabuti kung paano ang gagawin niya. Hanggang isang araw, sinubukan niya na ang plano niya. Noong naglalakad na siya papunta sa bangko, sobrang lakas ng tibok ng puso niya sa kaba. Madami siya naiisip, paano kung mahuli ako? Paano kung pumalpak ako? Ganyan ang mga naisip niya. Kaya nung malapit na siya sa pinto ng bangko, feeling niya hihimatayin siya sa kaba. Kaya umatras siya at umuwi na lang. Ginawa niya ito ng 8 beses. Lagi siya natatalo ng kaba at umuwi na lang. Nung pang-siyam na attempt niya, linakasan niya na ang loob niya. Nung pagpasok niya ng bangko, pinatumba niya agad ang 2 gwardiya dahil nga black belter siya. Kaya walang laban sa kanya mga ito. Kaso, may isang empleyado ng bangko ang tumawag sa pulis sa pamamagitan ng telepono. Kaya sa sobrang kaba niya na naman, napatakbo siya palabas ng bangko at kinuha ang sasakyan na nakapark sa labas. At tumakas mula doon. Hindi naman siya nahuli at nakilala. Pero simula noon, nangako siya sa sarili niya, pag magnanakaw siya ng bangko, uunahin niya muna ang safety niya bago ang lahat. At pinangako niya na bago niya nakawan ng bangko, ay plaplanuhin niya maigi ang magiging hakbang ng gagawin niya. Dito na siya gumawa ng checklist ng detalyadong formula niya. Ang ginawa niya, pumunta siya sa isang public library para pag-aralan ang mga street maps at topography ng mga target niyang bangko. Wala pa naman kasi internet noong mga panahon na yun, kaya sa library siya pumupunta. Ang topography, ito yung pag-aaral ng natural features na isang lugar. Katulad ng mga bundok, gubat, lupa, mga streets at kung ano-ano pa sa lugar na yun. Para makalculate niya ang kanyang escape plan, gumawa din siya ng checklist niya. At ito ang susundin niya, na nakawan niya lang ang isang bangko kung naayon sa checklist niya ang bangkong ito. Ano ba nakalagay sa checklist niya? Una, dapat ang bangko ay nasa rural area at malapit dapat sa main road. Pangalawa, dapat ang bangko ay may malapit na gubat o kahit mapupunong lugar at dapat ang gubat na yan ay may malapit na highway. Sa paraang ito, mabilis siya makakatakas papuntang gubat bago pa man dumating ang mga pulis sa crime scene at magnanakaw lang siya ng bangko kung madilim ang langit para mas madali sa kanya makapagtago sa gubat. Kaya nagnanakaw lang siya ng bangko tuwing autumn at winter. Ito ay mula sa buwan ng September hanggang January. Ito yung mga panahon kahit hapon pa lang ay madilim na ang langit. At dapat yung bangkong iyon ay late na nagko-close. Pag na-meet ng isang bangko, ang criteria na ito, ito na magiging target niya. Tapos gagawa siya ng sekretong underground stash sa gubat. At ito ang magsisilbing taguan niya na mga ninakaw niyang pera at mga ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa nakawan. Pag lumipas ang balitang nakawan sa lugar na yon, doon niya palang babalikan at kukunin ang ninakaw na pera sa sekretong underground stash niya. Depende pa yon kung ilang araw, linggo o buwan mag-subside ang balitang nakawan sa lugar na yon para maiwasan ang suspensya sa kanya. Once na makagawa na siya ng plano at makagawa na din siya ng secret stash sa gubat, dito niya naman oobserbahan ng ilang araw ang kilos ng mga bank employees. Minsan uupo siya sa isang restaurant na malapit sa bangko at kunwari magkakape at magbabasa siya ng dyaryo. Minsan naka-telescope naman siya mula sa gubat at oobserba ng kilos ng mga bank employees. Sa ganitong paraan, makakagawa siya ng plano kung paano siya atake sa loob. Inaalam niya din kung nasa na pinakamalapit na police station para makompute niya kung gaano kabilis dadating ang mga pulis sa crime scene. Naghanda din siya ng mga caltraps para sa mga police car at scent blocker para sa mga canine dogs. Nakuha niya ang mga idea na ito sa libro ng ninja na binabasa niya. Tapos nanakawan niya lang ang bangko tuwing Friday ng hapon. Dahil sa observation niya, konti lang ang tao na nagwi-withdraw sa oras at araw na ito. Kaya ang pera ng bangko ay mas madami tuwing Friday ng hapon. Kaya mas malaki ang makukuha niyang pera sa araw na ito. Kesa sa Lunes hanggang Huwebes na madaming tao nagwi-withdraw. Kaya ang pera sa mga araw na yan ay limited lang. Pag nanakawan niya din ng bangko, magsusot siya ng nakakatakot na maskara para hindi siya makilala. Katulad ng maskara ni Freddy Krueger. Tapos ang suot niya ay kakapalan niya para magmukha siya mataba. Tapos magsusot siya ng rubber shoes na makapalang sole para hindi malaman ang eksaktong height niya. Tapos meron din siya mga gloves para hindi malaman ang fingerprints niya at dapat hindi nakikita ang kulay ng balat niya para hindi nila malaman kung puti ba siya o negro. Sa mga paraan na ito, malilito ang mga investigador sa height, kulay ng balat at build ng katawan niya. Kaya magiging misteryo siya sa mga investigador. Nagdadala din siya ng barel pero hindi niya intensyon gamitin ito. Kumbaga, panakot niya lang ito. 2 beses niya na nagamit ang barel na to sa loob ng 30 years niya pag nanakaw ng bangko. Una, nung maaksidente niya naputok ito. At pangalawa, sa isang empleyado matigas ang ulo dahil ayaw sumunod sa kanya. Pero sa paa niya lang ito pinaputukan.
at hindi naman namatay ang empleyadong ito. Tuwing papasok siya ng bangko, sinisigurado niya muna sa iba nakatingin ng mga gwardiya at akma na papasok ito dahil closing time na. Kaya pag umatake siya, mabilis niya napapatumba ang dalawang guard dahil nga karate black belter siya. Sisiyo sa kanya patumbahin ng mga gwardiya. Pag nakatumba na ang dalawang gwardiya, dito niya kukunin ang mga baril nito. Tapos sisigaw siya sa loob na, "Dumaba kayo at huwag niyo ako titingnan. Ang mga mata niyo sa sahig, hindi ko kayo sasaktan. Basta sundin niyo lang ang sinasabi ko." Tapos tatalon siya sa may bandang teller at dito na niya kukunin ang mga pera ng mabilisan. Kailangan magawa niya ito sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Pag matapos niya na ito, gugupitin niya naman ang kable ng mga telepono para hindi agad makatawag ang mga empleyado sa pulis pag umalis na siya. Pag makalabas na siya, yung pinto ng bangko ay ilalak niya sa labas para hindi agad makalabas sila para humingi ng tulong. Tapos mag-spray siya ng scent blocker para hindi siya madetect ng mga canine. Dito niya na din ihagis sa mga caltraps kung saan dadaan ang mga police car. Pagkatapos niya magawa ang mga ito, tatakbo siya na mabilis papuntang gubat. Dito niya itatago sa hinukay niyang underground stash niya ang mga pera ng bangko, baril, costume at kung ano-ano pang mga ebidensya na mag-uugnay sa kanya. Pag matakpan niya na ang underground secret stash niya, sasakay na siya sa motor niya. Ang motor niya ay natatakpan na makakapal na dahon kaya hindi halata na may motor sa gubat. Tapos mabilis niyang paandarin ito at pupunta ng van niya na nakaparada sa kabilang highway ng gubat. Dito niya naman ipapasok ang motor niya sa likod ng van at aalis na siya sa lugar na yon. Babalikan niya lang ang pera pag humupa ng balita tungkol sa pagnanakaw. Minsan bumabalik siya paglipas ng ilang linggo o minsan paglipas ng ilang buwan. Ganyan ang ginawa niya sa 50 bangko na ninakawan niya sa loob ng 30 years. At kahit isang beses, hindi siya pumalpak sa ganitong sistema niya. Kaya isa siya sa tinuturing na pinakamalupit ng bank robber sa Amerika na sumunod kay John Dillinger. Hirap na hirap ang mga pulis makilala siya dahil sa malinis siya trumabaho at wala silang clue kung sino ba ito. At ang kinabibilib ng FBI, mag-isa lang siya sa pagnanakaw ng bangko at tumatakbo lang palabas. Hindi katulad ng ibang robbery na na-encounter na nila na madaming kasama sa robbery at may getaway car pa. Ang total na ninakaw niya sa loob ng 30 years ay umabot ng $3 million o kung sa pera natin ay 150 million pesos. Talagang hindi na siya nagtrabaho sa buong buhay niya. Ang pakilala niya sa iba, siya ay isang investor at junket operator. Ang hindi nila alam, siya ay isang malupit na bank robber. Isang beses niya lang sinuway ang checklist niya at ito ay noong 1999. Sa Shokan, New York, ang bangko ay malapit sa Catskill Mountain pero ginawa niya pagnanakaw noong buwan ng June at araw pa ng Monday na hindi tugma sa checklist niya. Tapos nagnakaw pa siya sa tanghaling tapat. Nakanakaw siya ng $122 o katumbas ng 6 million pesos sa pera natin. Pagkatapos nun, nag-stick na siya ulit sa checklist niya at hindi na ulit ito sinuway. Ito ang twist sa storya natin. Hindi nga siya nahuli ng mga pulis sa loob ng 30 years. At hindi siya pumalpak sa pagnanakaw niya sa 50 bangko. Pero paano siya nahuli at nakilala? Ganito kasi ang nangyari. Noong April 1, 2000, sa gubat ng Pennsylvania, may 2 teenager ang nag-adventure sa gubat. Naglalaro sila ng treasure hunting habang naglalakad sila at kunwari mga treasure hunters. Nakakita sila ng isang drainage. Pumasok sila sa drainage at nakakita na malaking PVC pipe. Ang PVC pipe na to ay natatakpan pa ng mga dahon at tela. Ang PVC pipe na to ay hindi mo basta-basta makikita kung hindi ka papasok sa drainage na to. Dinampot ito ng isang bata at kinuha ito. Nakasarado ito ng parang cup, dahan-dahan nilang inikot ang cup at ito ay nabuksan. Pagbukas nila, tinaktak nila ito at nalaglag ang mga baril, ang mga bala, ang mga mapa na nakabalot pa sa plastic, sketches ng mga street at topography ng bangko. Dali-daling pumunta ang 2 teenager sa police station at binigay nila ang mga natagpuan nila. Kinabukasan, may pumuntang FBI para i-check ang mga ito. Nagulat ang mga FBI agent dahil sa pag-iimbestiga nila sa mga gamit na ito, nalaman nila ang nagmamay-ari ng mga ito ay ang Friday Night Bank Robber. Yan kasi ang tawag ng FBI kay Carl dahil tuwing Friday ng gabi siya nagnanako ng bangko. Sabi ng FBI agent sa mga pulis, 30 years na namin inahanap at inaalam kung sino ang Friday Night Bank Robber. Mukhang makikilala na namin siya. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga pulis at FBI at sekreto sila nag-imbestiga sa bayan ng Pennsylvania. Nakita nila sa mapa na may iba pang sekretong taguan
si Friday Night Bank Robber. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at pinuntahan nila ito sa iba't ibang bundok sa Pennsylvania. Naghukay sila doon at nakakita na naman sila ng mga PVC pipes at mga plastic na naglalaman ng $47,000. Dito nila nakita ang libro ng tungkol sa pagtitraining ng mga ninja at mga flyers ng karate dojo. Pinuntahan agad nila ang dojo at tinanong kung meron ba silang kilala na magaling sa karate, na mabilis tumakbo, may alam sa ninjutsu at bihasa sa mat. Binanggit agad nila si Carl Kugishan. Sinabi nila na lagi na sa public library si Carl, kaya hindi na nag-aksaya ng oras sa FBI at sumugod agad sila sa public library. Natagpuan nila si Carl na may pinag-aaralan na namang isang mapa. Agad siyang pinusasan. Dito nila nalaman na ang fingerprint niya at fingerprint na natagpuan sa mga gamit sa bundok ay tugmang-tugma. Sinampahan na siya ng mga patong-patong na kaso at pinatawan ng 100 years ng pagkakulong. Dito na siya umamin sa mga ginawa niyang pagnanakaw, pero hindi mo makikita ang pagsisisi sa mukha niya. Naghain din siya ng not guilty plea dahil ginigiit niya na wala naman nasawi. Pero nung lumabas ang mga bank employees na natroma sa mga ginawa niya, dito na siya nakonsensya. Hindi na siya naghain ng not guilty plea at nakipag-cooperate na sa mga otoridad. Kaya binabaan ang sentensya sa kanya ng 17 years na pagkakabilanggo na lang at nakulong siya sa edad na 52 years old. Ginawa din siyang professor ng math, calculus at statistics sa kulungan. Tinatawag siyang professor ng mga inmates at mga pulis. Naging model prisoner siya at yung turuan pa niya ang mga FBI at mga pulis kung paano makakadetect o makakahuli ng mga bank robber. Gumawa siya ng mga training videos para i-train ng mga pulis. Noong May 2017, pinakawalan siya sa edad na 69 years old. Pero tuloy pa din ang pagtuturo niya sa loob ng kulungan. Kayo, may kilala ba kayong matalinong tao na ginamit sa kalokohan ng utak niya? I-comment nyo lang sa baba.